dyan pala kayo, mga ka-investa. So, kita niyo kumakain ng Jollibee ngayon. Medyo paborito ko to. I'm pretty sure kayo rin gusto niyo yun ng Jollibee. So, pero ngayon, magkano ba ginastos ko dito? This cost me around 150 pesos. Isang Chicken Joy, isang Yum Burger. Diba? And, hindi naman siya talaga mura. And I'm pretty sure marami nag-iisip sa inyo, paano nga ba pwede kumita sa Jollibee instead na ako lagi yung gagastos? Diba? And the common answer to that is, mag-franchise ka, diba? But the problem is, franchising is a good option, pero medyo mahal siya. Diba? And isipin mo pa, saan ko malalagay yung branch, tapos mga employees, whatever, diba? Medyo marami ka pang iisipin, i-handle. Another solution to this is to become a shareholder. So, una muna, ano nga ba yung shareholder? A shareholder, hindi ko ito kinukuha sa Google, ha? Stock knowledge lang. A shareholder is someone who owns part of a company. Diba? So, technically, you're a part owner. So, you may be wondering, Toma, paano ba magiging part owner ng Jollibee? Yan yung sinasagot ng stock market. So, to give you an analogy, take a look at this image. So, Jollibee is basically one whole pizza. And through the stock market, the public, tayo, we have an opportunity to take a slice out of Jollibee, to take a slice out of the company, and be part owners. Diba? So, syempre, as part owners, kikita tayo kapag syempre kikita si Jollibee, pati tataas yung value ng stock. So, paano nga ba kumita pag shareholder ka ni Jollibee? Diba? So, basically, to give a very simple example, imagine mo nagbebenta ka ng sapatos. Of course, you want to buy yung sapat, nag-resell ka. Of course, you want to buy yung shoes at a low price and sell it at a price higher than you bought it. You want to buy low and sell high. You want to buy it at 100, then sell it at 200 pesos para may profit, diba? Same thing with the stock market. You want to buy yung share ng Jollibee or any public company at a low price and then sell it at a price higher than you bought it. You want to buy low and you want to sell high to make a profit. So that's how you make money. And the price of one share of the Jollibee stock as of today is 191 pesos. Diba, imagine yun. For less than 200, magiging part owner ka na ni Jollibee. Tapos, grabe, instead na bumuli ka na lang ng two-piece chicken, tapos may Yum Burger, may spaghetti, mag-invest ka na lang. Begin mo na yung investing journey mo. So sa susunod na mag-date kayo ng jowa mo, huwag mo sabihin, babe, date tayo sa Jollibee. Sabihin mo, babe, maging shareholder tayo sa Jollibee and let's begin investing for our future. So yun lang guys, and that's how you become a shareholder of Jollibee.